Kapag tayo po'y sorrowful, if we feel sorry about our mistakes, takbo ka kay God. Yun ang repentance. Pero kung hindi ka tumakbo kay God, tumakbo ka kung saan-saan, eh hindi repentance yun. You keep doing your own thing. Repentance is not just feeling sorry for our sins. It is a radical change of mind and heart that leads to a change in behavior. It requires a high view of God as seated on His throne. Sa madaling salita, Lord, nagre-repent ako, so ikaw na ulit ang maghari sa akin. Ikaw na nga manguna. Ikaw ang CEO, hindi ako. And putting ourselves in our rightful place as His followers. This leads to worship, obedience, and turning away from the things that displease the Lord. Yan ang totoong repentance. Pag lumapit ka kay Jesus, para sa sabi mo, bati na tayo. Ayoko nang gawin yung hindi nakakalugod sa'yo. Kasi ngayon, ang dami ng tao ngayon, hindi na tinuturo yan ang sa kanila, basta napatawad na tayo din, Lord, okay na yan. Mali! Ang totoo niyan, the closer you become to the Lord, the often we repent. Ba't ko nasabi? Kasi the closer we are to the light, lalo natin nakikita, ay, ang dami palang dumi na hindi ko napansin una. Kaya lagi ka na, nagre-repent. Kasi nga, lagi, nasasaliwa ka eh. Balik ka ng balik. Oops, saliwa. Balik ka ng balik. Kasi yan ang issue ng repentance. Yung buong buhay ng mananampalataya ay buhay ng patuloy na pagpapalit ng daanan tungo sa tamang paraan ng Diyos.